share ko lang sa inyo, etong photo paper na ginagamit ko, super premium satin. Ito yung isa sa mga ginagamit ko na photo paper, and then soon ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko na mga photo paper. So ngayon meron tayong customer, nagpa-print siya sa akin ng wallet size. Si customer ay nire-required ko na siyam kagad na photos sa isang A4. Bali, ang singil ko nga pala dito ay 60 pesos dahil ang photo paper na ginamit ko ay super premium satin. Talagang napakaganda ng output neto. Nasa sa inyo kung gagayahin nyo yung presyuhan ko or mas bababaan nyo. Pero ako, sinanay ko na yung customer ko na ganito yung presyuhan ko dito. At ang printer nga pala natin ay Epson 3110 lang at dye ink lang yung nakalagay sa kanya. Depende sa inyo kung sa pigment ink nyo siya ipiprint, pero ako kapag ka mga ganito, dito ko siya piniprint sa dye ink. Okay naman yung output niya. Regarding naman sa pagpaid na itong dye ink, time to time talaga, magpipaid talaga kapag ka dye ink yung ginagamit nyo na pagprint sa photo. Pero kapag kasi mga photos, mas gusto ko na dye ink ko siya piniprint, talagang kuhang-kuha niya yung kulay kesa kapag ka dating sa pigment ink, medyo greenish talaga, and then minsan may customer talaga na napapangitan kapag ganun. So etong customer na to, dito ko pinrint sa dye ink na lang na printer para kuhang-kuha yung kulay niya. Pero pagka sa tingin ko naman ay maganda yung output pagka pigment, sa pigment ko siya piniprint. Eto kasi estimate ko dito sa output na itong picture na ito ni customer, pagka sa pigment ko siya pinrint, talagang nag-greenish or iba yung kuha. Pero syempre, depende pa rin sa inyo kung saan nyo siya trip na i-print. Halimbawa, pigment ink lang talaga yung meron kayong printer, okay lang din naman yon, or dye ink lang talaga yung printer ninyo. So, ang importante, buo lang din yung loob nyo kapag ka magbebenta kayo ng mga ganito, hindi yung parang patanga-tanga kayo na nagbebenta. Kaya napaka-importante talaga na hindi lang isa yung printer ninyo. Importante talaga kung nga sa printing business kayo, meron talaga kayong pigment and then meron din talaga kayong dye ink. So kung meron pa kayong mags printing, so syempre, kailangan meron din kayong sublimation na printer. So usually, tatlong printer talaga kapag meron kayong printing business or mas marami, mas maganda. Pero syempre, hindi ka naman bibili ng maraming printer kung wala ka pang gaanong customer, diba? Ay di, sayang lang yung mga printers mo dyan. Yung mga materials nga pala na ginagamit ko dito, ilalagay ko na lang sa description kung gusto nyong mag-avail ng mga product na ginagamit ko. Kagaya na itong super premium satin. Hindi kasi ako fanatic nung Kuyi na brand. Hindi kasi ako sumasabay sa mga hype. Talagang napansin ko kasi dun sa Kuyi na brand, iba yung pagkakapal niya. Kung ikukumpara mo siya sa pagiging 260 GSM, medyo may pagkanipis pa siya. At eto na nga pala yung pinaka-output niya, talagang napakaganda niya, lalong-lalo na sa personal kapag nakita nyo. Sa mga photo paper, merong glossy, merong matte, at eto nga yung gamit natin, yung satin na type. At sinasabi ko sa inyo, highly suggested talaga na sa satin photo paper kayo magpiprint ng mga photos, talagang napaganda ng output niya kung ikukumpara mo sa mga glossy or mga matte type. Talagang highly suggested dito sa mga photos. Nung nagsisimula pa lang ako sa printing, hindi ko alam tong photo paper na satin until pinasok ko yung printing talaga ng photo booth, mga print ng photo booth. Nakita ko yung gamit nila na photo paper, parang medyo merong may pagkagaspang yung pinagpiprintan, para siyang merong buhangin dun sa parang pinaka pinagpiprintan niya. Mapapansin niyo yan kapag ka bumili kayo ng photo paper na satin. And I highly suggest na kapag ka ikakat nyo to, kailangan sa cutter nyo talaga siya ikakat. Kasi kapag ka gunting, minsan tendency tumatabingi. Talagang dapat meron kayo netong cutter na mga ganito. Meron naman mga mura na cutter kagaya nung Quaff. Pero I highly suggest eto yung bilihin nyo na deli cutter. Medyo may pagkamahal nga lang siya sa mga cutter, pero talagang goods na goods to. Pero kung nagsisimula ka pa lang, pwede naman yung normal cutter na lang, yung sliding cutter, yung nabibili na halos tigo 100, or merong din nung
sliding cutter na tigda 2,000, okay din yon. Pero para sa akin, ito napaka-convenient gamitin na itong daily cutter. Nasa description yung link kung gusto nyong mag-avail na itong daily cutter na to. At ito na nga pala yung pinaka-output niya. Although yung may mga ibang part na hindi pa maayos yung pagkakakat, merong mga white to white, aayusin ko na lang yan. Minsan pagka tinatamad ako, pinapalag-palag ko na rin yan, no? At ang napaka-importante, meron dapat kayong packaging, yung nabibiling wrapper na may adhesive na rin. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Ayun yung tinatawag na OPP plastic. Parang nakakahiya kasi kung gagamitan nyo ng mga scratch paper na dun yung ilalagay yung item ng customer ninyo, no? Mas presentable kung dito nyo ilalagay sa OPP plastic. Napakamura lang naman neto, yung isang piraso neto parang 50 centimos lang. Lahat ng mga materials na ginamit ko dito sa paggawa nitong mga wallet size na photos na to, ilalagay ko na lang sa description yung mga link nito. And then kung may mga tanong pa kayo, comment down below na lang dyan. And then sa susunod, ipapakita ko sa inyo lahat-lahat ng mga photo paper na ginagamit ko at i-explain ko sa inyo kung magkano rin yung mga singilan or paano yung mga galawan. Pero sa ngayon, eto muna. Like, share, and subscribe. Bye-bye. Huwag magpapauto kay Idol Rappi.